Hi guys, maulang tanghali sa inyong lahat at medyo malamig ang panahon, masarap matulog pero dahil meron akong vlog na gagawin, so andito na naman tayo for another episode ng ating vlog, ng ating channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay investment, negosyo at mga bagay na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng financial transformation. Okay, so kung bago ka lang sa aking channel, please make sure to subscribe and tumambay ka naman at kahit sandali, paki-hit mo na rin yung bell icon para wala ka man sa aking mga upcoming videos. Okay, so pag-usapan natin yung ito, napakasimpleng business na to na after ng pandemic, after ng crisis na to na kinakaharap natin ngayon, pwede mo na siyang umpisahan as soon as matapos lang to. Okay? So, ano to? So, panoorin nyo na. Tara, let's go! Okay. So, pag-usapan natin yung kung paano ba tayo pwedeng mag-put up na isang house cleaning services or business as soon as matapos tong pandemic o itong crisis na nangyayari ngayon sa ating bansa at sa buong mundo. Okay? Syempre, yung pag-clean o yung paglilinis ng bahay is something na alam nating lahat. Okay? Especially yung mga mommies dyan, yung mga nanay, stay at home mom, di ba? Pero iba yung paglilinis ng bahay dun sa professional cleaning service na pwede mong gawing negosyo. Okay? Kasi diba, pag sinabi natin professional cleaning service, it takes a lot of time and effort na talagang maging spot clean yung services na i-offer mo. Ibig sabihin, talagang hindi ka mapipintasan quality yung service na ibibigay mo. Okay? Unlike sa paglilinis mo ng bahay na ikaw mismo naglilinis ng sarili mong bahay, minsan madalian, mabalisan, especially kung meron kang appointment or hinahabol na oras, di ba? Dahil marami ka pang gagawin, usually talagang ano lang, parang pahapyaw lang yung linis. Okay? So, ano-ano yung mga dapat nating tandaan at dapat nating maintindihan sa ganitong klase ng business. Okay. So, syempre, before you dive into this kind of business, di ba, kailangan isipin mo muna, fit ba ako? I mean, healthy ba ako? Fit to work ba ako? Kasi syempre, pagdating sa ganitong klase ng business, syempre, kailangan medyo magbubuhat ka ng konti, di ba? At kailangan fit and healthy ka talaga, prepared ka for some dirty work kasi syempre kailangan mo na pag naglinis ka ng bahay, may kasamang mga banyo na lilinisin mo, mga toilet bowls, 'di ba? Kaya kung hindi ka sanay sa ganyan at hindi mo kayang sikmurain, huwag mo nang pag-isipan. Okay? At syempre kailangan willing ka to market your services sa mga friends mo, relatives, tapos and other people in order to build your client base. Okay, napakadali na ngayon yan, especially with the presence of social media, di ba? Napakaraming social media platforms na pwede mong gamitin para i-promote or i-advertise yung cleaning services. Okay, so it may take a while para mag-build ka ng solid client base, pero kung maganda yung reputation mo through word of mouth, mabilis kumalat yung balita na ikaw pala ay merong cleaning services, di ba? Pero kung ganitong klase ng negosyo. At kamukha nung nasabi ko, madali na yung pagdating sa marketing, advertising, napakadali na yan nowadays. Okay? So, first, ang unang-una natin dapat ang malaman ay before you decide to start the business, make sure this kind of work is for you. Okay? Kailangan marunong kang makipag-communicate, be a good communicator. Kasi syempre, kung
ikaw ay mahihiyain, paano ka mag-promote ng business mo, di ba? Paano ka makaka-engage dun sa iyong client? Kailangan meron kayong, sabihin natin, marunong kang makipag-communicate in a nice way na talagang professional ang dating, okay? Pero kung mahihiyain ka, parang hindi ito yung type ng business para sa iyo. Okay? So consider your personal legal and criminal history. Okay? Importante ito kasi 'di ba? Syempre papasok ka sa bahay ng may bahay. So lalo na kung first client mo to, first time cleaning mo sa bagong client, 'di ba? Syempre napaka-importante na yung trust ng client ay bigay sa'yo, ipagkaloob sa'yo. Biro mo papasukin mo yung bahay nila without knowing, hindi ka naman nila kakilala without knowing your background, di ba? So, kailangan meron kang character reference or meron kang mga, sabihin natin, mga NBI clearance or barangay clearance na pwede ipakita just in case na magtanong sila saang lupalop ka ba galing, di ba? O kaya namang, dapat merong character reference na pwede silang tumawag para magkaroon sila ng idea kung sino ba tong tao na pinapasok sa bahay nila. Okay? Siyempre, especially kung malalaking bahay yan sa mga big subdivisions. So, hindi basta-basta nakakapasok yung kung sino-sino lang. Okay? So, napaka-importante niya. Kaya ito natin. At siyempre, kailangan merong ka rin backup savings at least for 6 months kasi siyempre, kung startup business tong gagawin mo, first time ka magne-negosyo at wala ka pang experience sa ganitong klase ng business, mahihirapan ka dahil it will take a while para ma-establish yung business mo, para magkaroon ka ng first client, di ba? Siyempre, hindi mo pagamay yung business, ngayon ka pa lang nag-start, dapat meron kang pang-start or pang-roll. Kumbaga, hindi ka magugutom for the first 6 months na magne-negosyo ka ng ganitong business, okay? So, kung ikaw ay isang employee, dapat huwag ka munang mag-resign, at least meron kang backup, okay? Kung wala ka mang ipon, at least gawin mo na lang to part-time basis, okay? For the meantime. Okay, so number 2 is kailangan mag-plan ka or plan your business. So, bakit? So, as with any other businesses, kailangan talaga pinaplano. Hindi yung basta nadinig mo lang na maganda pala to, nadinig mo lang na malaki pala yung kita sa ganito. So, ano ka na rin, sama ka na rin sa ganito klaseng business. So, dapat may planning kasi doon sa pagpa-plan, doon mo malalaman, syempre, ang daming dapat dapat aralin regarding this business, 'di ba? Hindi lang sa ganitong klase ng business, in any other business kailangan inaaral mo muna bago mo gawin. Okay, ano ba yung mga strategies, ano ba yung mga pros and cons, ano ba yung mga hindi mo dapat gawin at yung mga dapat mong gawin para maging successful itong business na papasukin mo. Okay. So ano nga ba? At syempre, sa pagpa-plan, kailangan din malaman mo ano ba yung mga products na gagawin mo? Ano ba yung mga products na gagamitin mo? Bibili ka ba ng sarili mong products or kailangan ba na gamitin mo yung products ni client? Okay? Kasi syempre, si client, meron silang preferred na product. Merong mga kliyente na maaarte, di ba? Hindi mawawala yun, especially yung mga malalaking bahay na talagang hindi yung gumagamit ng mga products na hindi kilala. Okay, yung nakita mo lang through internet o nakita mo lang, nabili mo lang sa Talipapa, di ba? So, dapat yung mga branded at saka trusted products ang gagamitin mo. Okay, so it's up to you kung bibili ka ba ng product or yung kay client ang gagamitin mo. Okay? And then, also check the market for cleaning industry. Okay, sino ba yung mga competitor mo? Okay, baka naman sa lugar nyo, 5 kayo, 10 kayo. So, mas maganda, i-check mo muna kung meron ka bang competitor dun sa lugar nyo at alamin mo kung ano yung strategy niya para at least meron kang advantage, di ba? Na
kung meron siyang kakaibang strategy pwede mong gayahin, or kaya para malaman mo, makapag-develop ka ng mas magandang strategy para makakuha ng client. Okay? And of course, kailangan alamin mo din yung price scale, diba? Yung existing service charge ng iyong competitor. Okay? Kasi hindi ka naman pwedeng sasabak na lang na hindi mo alam kung magkano yung pricing. Basta parang ngayon ka lang, first time mong ginawa, tapos naisip mo lang, ay baka mas maganda ganito yung presyo. Okay? So, dapat malaman mo yung pricing talaga, dahil meron silang specific charge para sa mga ganyan. Okay? Kasi yung some clients, nagcha-charge sila by the rooms. Yung some clients, nagcha-charge din sila by the hour, o kaya naman by the house na didinisit mo. Okay? Rate per home. Okay? So, third is yung supplies. Okay? Ano ba yung mga supplies na dapat mong i-purchase? Dapat mong bilhin? Okay? Siyempre, kung bibili ka, kailangan sa wholesaler ka bibili. Huwag kang pupunta sa mga supermarket, dahil siyempre, iba na ang presyo niyan. Dahil sa wholesaler, di sila kumukuha, di ba? So, makipagsabayan ka sa kanila, i-research mo saan sila kumukuha. Okay? Para dun ka rin kumuha. Okay? At siyempre, para makatipid ka, okay, in the long run. And of course, kailangan alamin mo kung ano yung mga non-toxic cleaning products, okay, yung mga all-natural cleaning products. At napaka-importante nito, especially kung sensitive at merong mga anak, merong mga pets na talagang hindi naman ganong kagandahan ng kanilang mga pangangatawan, hindi ganong healthy, di ba? So, napaka-importante na all-natural cleaning products ang gagamitin mo, instead na gumamit ka lang ng mga products na hindi mo naman kilala. Okay? And, syempre, dress appropriately. Dapat marunong kang magdala ng damit, hindi yung magdala na susukbit lang. Ibig sabihin, manamit ka naman ng maayos. Yung looks professional talaga, na syempre, di ba, kinikerry mo yung brand mo eh, di ba? Ang aim mo dito eh, pagkaroon ka ng long-term business. So, dapat yung dressing mo appropriate dun sa, syempre, pupunta ka doon, maglilinis ka ng bahay. So, kailangan neat and clean yung damit mo, at the same time, yung bang kaya mong gumalaw, dahil malamang magkikikilos ka doon, magwawalis ka, mag-aagyo ka, baka sakaling magbunot ka kung wala silang tawag dito, floor polisher, di ba? So, kailangan yung makakagalaw ka ng maayos, okay? So, hindi lang yung malinis at very neat tignan. Kailangan yung comfortable din para sa'yo. Okay? So, number 4 is transportation. So, consider mo din yung transportation mo to go from one house to another. Diba? Kasi syempre, hindi lang naman katawan mo ang dala mo, kundi meron ka din dalang mga cleaning products na hindi rin kagaanan, di ba? Syempre, kung may dala ka bang floor polisher, walang floor polisher si client eh. O, hindi naman lahat ng tao may floor polisher. Eh, gusto niya ng makintab na flooring. So, may dala kang floor polisher. So, paano mo bubuhatin yon kung naglalakad ka lang, di ba? At the same time, may dala ka pang mop, may dala kang timba or editing, di ba? Lahat dala mo na. So, kailangan may, at least meron kang transpo, di ba? Kung mag-start ka sa isang maliit na business muna, pwede siguro ang tricycle or kaya minivan or kung ano yung kaya mo na sa tingin mo pwede mong pakinabangan dito sa business mo. Siyempre, hindi lang pwede yung bike, at least 4 wheels. Okay? And number 5 is yung marketing. Marketing, advertising, and getting clients. Okay.
kamukha lang nabanggit natin kanina, 'di ba? So napaka-importante ng marketing sa negosyo. Kasi without marketing, hindi ka bebenta. Okay, without marketing, hindi magpa-prosper ang iyong negosyo. Okay, so dapat mag-develop ka ng sarili mong brand. Pag sinabing brand, ito yung ikaw. Okay, for example, si Coca-Cola, diba? Ano bang brand niya? Yung sa branding, syempre may kasamang logo, may kasamang tagline, diba? Yung logo niya is yung red na parang ganun. Okay? Tapos si Nike naman is yung check. Okay? Yun yung logo niya. Tapos ano pa ba yung mga ibang brands? So, kumbaga, ito yung nakakatulong sa iyo, yung brand mo para ma-identify ka kung sino ka. Okay? Pag sinabi nating Nike, syempre, iba yung iisipin mo. Hindi ito basta-bastang klase ng sapatos, di ba? Kumbaga, high-end type ng mga running shoes, okay? Ng mga athlete shoes. So, napaka-importante nung branding sa business dahil ito yung magdadala ng negosyo mo. Okay, si Jollibee, di ba? Marinig mo lang na Jollibee. Iba na yung nasa isip mo, di ba? Hindi ito yung basta fried chicken na mabibili mo na paniprito sa kanto, di ba? So, yun yung branding na tinatawag, na meron kang sariling logo, meron kang sariling kahit yung color combination, kailangan consistent ka. Okay? So, paano mo gagawin yun? Okay. So, ganito yon. Para magkaroon ka ng sariling brand, kailangan mo ng website. Okay, napakadali na ngayon na maggumawa ng website dahil merong mga free website editor, website app, 'di ba? Kamukha ng Wix, tapos meron ding WordPress na may bayad man pero hindi naman ganoon kamahal. Okay, kasi yung website ito yung nagse-serve as your address online. Okay? Kung sa traditional business, yung brick and mortar business, merong mga physical store, ito yung nagsiserve as our store sa online. Okay? So, napakaganda ng may website ka kasi alam ni client kung saan ka hahanapin. Alam niya, makikita niya kung anong klaseng services ang ino-offer mo, yung rate mo, kung anong mga products ang gagamitin mo, syempre makikita niya, wow, professional tong business na to, seryoso tong business na to, kasi meron siyang website. Okay, pero kung hindi mo kaya o hindi mo afford na mag-website pa for now, dahil sabihin natin talagang ngayon ka lang mag-start, ayaw mong mag-website, nahihiya ka pa for whatever reason, mag-Facebook page ka na lang. Okay? Dahil ang Facebook page, ito yung business page ng Facebook. Okay? So, nakikita mo, diba, sa Facebook, yun yung timeline mo. Meron kang timeline. Bukod doon, mag-create ka ng another page inside your timeline. Ito yung tinatawag na Facebook page. Ito yung business page. Kung meron kang negosyo, pwede mo i-promote through this page. Okay? Kailangan malinis yung business page mo. Yun lang negosyo mo ang nandun, ang ipropromote mo. Huwag kang magsiselfie doon. Huwag kang magsiselfie o magkukuha ng mga pictures ng pagkain, kung saan ka nagpunta, o nag-dine-in ka sa kung saan-saan restaurant. Okay? Tapos yung mga OOTD mo, di ba? Tapos, so, ano to? Kumbaga, ano mo siya, gawin mong professional talaga ang dating nung iyong business page. Kasi syempre, ang hanap natin is yung pagkatiwalaan ka ni client, okay, ni customer. Kaya dapat seryosohin mo yung business page mo. Okay, andun yung ano mo, yung logo mo, and then meron kang tagline. Okay, bahala ka na, umisip ka kung ano yung magandang tagline mo. Tapos pagdating dun sa mga Facebook cover, kailangan meron kang sundin na very consistent color combination na gagamitin mo as your brand. Okay, ano pa maganda example? Kamukha nung sinabi natin kanina, si Jollibee kulay orange, di ba? Si McDonald's naman, yellow.
So mag-isip ka, ano bang magandang color combination? It's either 1 to 3 colors. Okay, wag naman yung sobrang daming ng kulay na para kang rainbow. Okay? Para kasi ito yung mag-identify sa iyo as a professional cleaning service. Okay? So napaka professional ng dating kung meron kang sariling website. Okay? And then kailangan kumuha ka ng testimonial na ipo-post mo din sa website mo para pag merong nag-walk-in sa website mo, 'di ba? Wow, makikita niya ang daming mga client na talaga nagsa-trust sa iyong service. Okay? Doon pa lang makakakuha ka na ng mga walk-in client din. Okay, na mag-i-inquire sa'yo. So, itong website na to, kahit natutulog ka, ito yung nagwo-work para sa'yo. Kumukuha ng mga kliyente para sa'yo. Kaya napaka-importante ng promotion, ng branding sa isang negosyo. Okay, so, sa advertising naman, syempre, nandyan din ang Facebook. Since nasa Facebook ang iyong business, nasa Facebook page, kumbaga ito na yung pinaka- business page mo, di ba? Hindi mo na kailangan bumayad pa ng isang website at mag-outsource ka pa ng isang virtual assistant sa Fiverr para bumayad sa website. Medyo magastos din, di ba? Kung ngayon ka palang nag-start. So, yeah, at ikaw na mismo mag-advertise, okay? Madali namang mag-advertise sa Facebook, okay? At syempre, kailangan pag nag-advertise ka, meron kang, syempre, yung mga wordings mo, kailangan piliin mo, hindi yung basta-basta lang. Okay? At yung kamukha ng sinabi natin kanina, every time na mag-advertise ka, di ba, may picture, di ba? Yung picture kailangan maganda rin, pipiliin mo rin, hindi basta-basta. At yung sabihin natin, kung ayaw mo namang mag-advertise through Facebook, yung magpo-post ka ng mga pictures, pwede ka rin mag-print na lang sa iyong printer, kung meron kang printer sa bahay. Mag-print ka ng nice and colorful flyers, okay? Sa PC mo, sa printer mo, okay? And pwede mong, yung flyers na yun, pwede mong ipamigay sa mga laundromat, tapos sa mga barbershops, tapos mga restaurants, tsaka yung mga neighborhoods na malapit sa inyo. Okay? Kasi doon makakakuha ka rin ng mga clients. Okay? Tapos, at syempre, part of advertising, pwede kang mag-offer ng discount. Okay? Sa first cleaning client mo, pwede kang mag-offer ng discount. For example, 50% off dun sa unang client na makukuha mo. And then, sa mga susunod, yung kunwari may existing client ka na, mag-offer ka uli ng another 10% off dun sa mga 3 succeeding cleaning. Okay? Pwede yon. Okay? Magandang promotion yon para sa business mo. Okay? So, i-assure mo rin si client. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Diba? You know what you're doing and you are capable of cleaning their house. Ito yung number 6. Okay? Get your first client. Paano ka kukuha ng kauna-una ang client? After nung lahat ng ginawa mong pagpapagod, yung promotion, advertising, getting your first vehicle, lahat yan. Tapos meron ka ng website, paano ka kukuha ng client? So, dapat malaman mo, i-assure mo si client na you know what you're doing and you're capable of cleaning their homes. Okay? And yun nga, dapat meron kang character reference na makapagsasabi kung anong klaseng tao ka. Diba? May pakpaka ba? Or may pangil? Okay, so kailangan malaman ni client saan ka ba nanggaling? Ano ba yung background mo? Okay? Meron ka bang background sa ganitong klase ng business. Kung wala naman, kailangan be honest. Kung wala kang experience sa ganitong klase ng business, at least sabihin mo na nag-undergo ka ng training and talagang ni-research mo ng husto
itong business na to before ka nag-dive in, before ka nag-start ng ganitong klase ng business. So, you know kung ano yung mga strategies, ano yung mga cleaning products, ano yung cleaning materials, at ano yung mga dapat mong gawin as cleaning services. Okay? Syempre, number 7 is growing your cleaning business. Paano mo gagawin yon? Syempre, since tapos ka na sa paglilinis, syempre, pagod na pagod ka, ikaw naglilinis lahat, diba? Sabihin natin, maka 3, 4, or 5 clients ka araw-araw, meron kang client. Sabihin natin, 5 days in a week may clients ka, diba? Not bad, diba? Tapos, it's time naman na kumuha ka ng isang part-time employee na ititrain mo. Okay? And then, kailangan itrain mo siya ng maayos and then do a regular check-up of the quality of his work. Okay? Para hindi ka mapahiya kay client. Okay? Napaka-importante no, na alam mo na quality yung trabaho mo pero yung tao mo quality ba? Siyempre, siya yung may dala ng business mo, ng negosyo mo, ng pangalan mo. Okay? So, para mag-prosper, mag-flourish yung business mo, kailangan same quality ang dala-dala nyo. Okay? Ikaw at yung iyong mga trainees o yung iyong personnel. Okay? So, always remember, one of the most important qualification for a cleaning service is trust. Okay? At the client has to know they can trust you. Okay, dahil kung hindi ka nila pinagtitiwalaan, eh hindi ka makakakuha ng kliyente. Okay? Okay, that's all for today and sana meron tayong natutunan dito sa ating diniscuss na business opportunity na pwede mong pakinabangan right after matapos tong pandemic. Itong pinakaharap nating crisis na hindi natin alam kung kailan pero hopefully, syempre, let's hope for the best na dumating yung panahon na matapos din tong pandemic na to. Okay? So, thank you for watching and again, please subscribe and hit that bell icon para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos in the future. Okay? So, bye-bye. Stay safe and God bless.